Hello guys, Shopee haul ulit tayo. So, mabilis na mabilis lang to dahil isang item lang ang i-haul natin. So, pasensya na rin kung medyo maingay yung palabas na pinapanood ni Papa. So, ang ating i-haul at medyo mini review na rin, parang first impression, itong O2O Liquid Blush. So, ganito siya guys. So, medyo nag-makeup ako. Nag-makeup, hindi pala medyo. Nag-makeup talaga ako, naglagay ako ng concealer and face powder. So, face powder yung ginamit ko dyan para matry natin siya kung maganda siya gamitin kapag pinatong sa powder. And then, nagkilay din ako at nag-lip tint para makita naman natin yung effect niya kapag naka-makeup na. Okay? So, ito siya guys. Ito yung packaging niya. So, in order ko to guys sa international pa to. Galing pa tong China. So, dito siya nakalagay. So, naka-bubble wrap siya. Kaya, secure siya. Ayan, ganyan. Tapos, ganito yung packaging niya. Maganda. As in, na-secure siya dahil hindi siya nayupi. Considering na galing pa siya sa ibang bansa. So, tingnan natin siya sa loob. Tapos, ang syala ng niya, ng kanyang lalagyanan. Parang pang high-end na makeup. Ayan. So, may na kasi tinignan ko yan kanina. So, ganyan siya. Ang number nito is 04-020-04 Liquid Blush. So, paano ba pagbukas nito? Ay, ganun pala. Inaangat lang pala. And then, lang pala siya, pump. Ayan, pump. Ganyan siya. Tapos, i-swatch natin dito. Nabasa ko kasi sa mga comment, onting product lang, maganda na siya. Pigmented na. Oops, ay pala mabasa. Ayan. So, ganyan siya, guys. Ayan. Yung consistency niya, guys, para lang siyang yung, alam niyo yung para mga lip, liquid lipstick na hindi masyadong thick yung consistency. Yan. Pigmented siya, guys. Oh. Tapos, guys, meron pala siyang iba pang shade compared dito. So, hindi siya masyadong heavy, hindi siya masyadong mabigat, hindi siya masyadong thick yung consistency. So, tamang-tama lang. Tapos, meron siyang iba-ibang shades. Ang pinili ko yung pinaka-dark kasi mas gusto ko yung pagdating sa blush on is yung visible talaga siya o halatang-halata nag-blush on ako. So, pakita ko sa inyo yung mga available na shades na pwede nyo pagpilian. So, ayan guys. Dito ko na lang kukunin sa cellphone. So, ganyan yung mga available na shades niya. So, again, yung pinaka-pinili ko nga is yung number 4. Ito, Orgasm 01. Ito, Luster. Ito, light lang siya guys. Eh. Ayan o. Oh. Ito, Torrid, number 3. Ito, pigmented din yan, guys. Kaya lang ito yung pinili ko, yung number 4, yung Dolce Vita. O Dolce Vita? Dolce Vita. Ayan, ito yung pinili ko kasi siya yung pinaka-dark. So, kung gusto niyo yung halata talaga sa pisngin nyo, it's either number 3 or number 4 ang piliin nyo. Kasi itong sumunod na, yung 1 and 2, parang napaka-light lang niya. Parang bagay lang yun sa mga mestiza talaga. Yung talagang sobrang puti. So, ayan. Maglalagay ulit ako ng onte. Unti lang, guys. Kasi, tino mo, unti lang yung nilagay ko. Napaka-dami na pala niya. So, ika nga ng mga beauty vlogger, a little goes a long way. Ayan. Ihiramin natin yung salita na yun. So, ganyan lang. Kaunti yung kinuha ko. Ayan. Tapos, so, ayan, nilapit ko kayo. So, unti-unti lang yung kinuha ko. Ayan. Tapos, maglalagay lang tayo dito. So, tingnan natin kung madali siyang i-blend. Kahit, powder. Madali naman siyang i-blend, guys. Tapos, tingnan nyo, kapranggot lang yung kinuha ko. Pero, gusto ko yung hanggang dito. Para kunwari, drunk blush. Ayan.
Yeah, matipid nga talaga siya, oh. Tapos, kahit naka-powder na ako, madali siyang i-blend. Ayan. Mm. So, ako ang ugali ko din maglagay dito, eh. Sa chin. So, kuha tayo. Unti-unti lang. Para kunwari talaga mistisa. Ayan. So, lalagyan ko lang yung kabila, guys. So, ayan. Naglagay na rin ako sa kabila. So, gusto kong i-blend ng maigi yan. So, mas maganda kung gagamit kayo ng kamay nyo na lang pagka ganyan. Dito kasi sa camera, hindi masyado makulay. Parang hindi siya ganun ka-dark. Pero, pag sa personal, mapulang-mapula siya. Kaya, hinahinay lang sa lagay. Lalo na kung yung number 4 yung pipiliin mo. Pero visible talaga siya, guys. Oh. Tapos, ang dami pang natira sa kamay ko. Di ba, unti lang yung pinam ko. Ang dami pa rin natira sa aking kamay. Kaya, unting-unti lang talagang gamitin nyo. Kasi sayang eh. Tapos, marami din itong lamang. Kaya, matagal din siya maubos. Matipid din. Tapos, yan. Tapos, ang ugali ko, pagkatapos kong mag-makeup, naglalagay ako ng setting spray. So, minsan ginagamit ko yung DIY na makeup setting spray ko, eh, pero naubos na. Kaya ito yung gagamitin ko, yung Green Tea Repairing Spray Hydrating Moisturizing Repairing and Setting na ang Miniso. So, hydrating spray to, ginagamit ko siya as makeup setting spray. So, 149 pesos yata to. So, kung gusto niyo matuto, guys, gumawa ng DIY na makeup setting spray, ay punta na lang kayo sa channel ko at i-search niyo na lang. Tapos, ay mag-spray ako. Ayan, tapos patutuyuin. Kasi minsan kasi may pagka, lalo na pag mga face powder, para kasing, alam niyo yun, hindi ganun kaganda yung finish niya kapag ka yung face powder na yung cake foundation na yung nakalagay sa compact, parang hindi ganun kaganda. Mas maganda pa rin yung BB cream, ganyan. Tapos magsisetting powder ka lang ng, ano, kahit ang pulbos, ganyan. Tingnan nyo. Mas para kasing nami-minimize din niya kapag naglalagay ako ng spray, yung pagka-powdery niya, yung itsura niya. Saka mas nagiging, mas tumatagal siya. So, ayan. So, yan guys, natuyo na yung setting spray. So, maganda yun kasi nalilessen niya yung pagka-powdery ng face. Lalo na kapag gumagamit kayo ng face powder o compact na foundation. Tapos, ayan, maganda naman yung finish niya para nagmukhang glowy. Tapos, ibigay ko na lang guys sa inyo yung Shopee link nung pinagbilang ko niyan. Okay doon sa seller na yung kasi halos... Parehas lang dumating yung pinagbilang kong local seller at saka siya. Ito, galing pa to ng Hong Kong, China. Ayan. Kaya mabilis din yung delivery niya. Tapos, ang isang tip ko sa inyo guys, kung gusto niyo makamura, maghintay ko yun ng mga 99 na pa-promo ni Shopee. So, kadalasan meron silang 99 total ng purchase, free shipping na. So, yun yung lagi kong iniintay sa Shopee. Kasi ito yung binili ko, 149 lang yan. Yun lang yung binayaran ko. Walang shipping fee. Tapos galing pa yan ng Hong Kong.